Hello mga ka-invest, kamusta po kayo? Welcome to my channel, Jonen TV. So, recap lang po yung naging trade ko po ngayong araw na ito, si GBP/USD. So, tignan po natin yung naging trade po natin kay GBP/USD. So, open chart. Ayan. So, ito po yung naging sell setup ko po kay GBP/USD. Yan po. So, itong makita po natin siya is downtrend. Yan po. Yan, downtrend po siya. So, pagka downtrend, ang titignan lang po natin is always sell opportunity lang. So, yan no. Downtrend po si GBP/USD. So, na-break niya rin yung support natin. So, hinintay po natin siya ng ilang araw bago siya mag-retrace dito sa support natin. Kasi dito sa trading, pagka na-break niya yung support, expected po na magiging resistance po siya. So, pero pagka yung resistance naman ang na-break, expected po na magiging support. Huwag lang magkaroon po ng ano, high impact news kasi kadalasan nagkakaroon ng breakout sa mga resistance and support. So yan po si GBP/USD kay daily time frame. So tignan natin yung fib line natin. Ayan. So yan si fib line natin. Ayan. So makita po natin nandun siya sa linya natin ng 61.8. So yan po yung mga sell area natin. 61.8, 50.0, then 38.2. Yun yung mga ano, area po natin para magkaroon magka-sell. So tama-tama po nasa 61.8 area po siya. So dyan po tayo naga ito po yung isang ito po yung isang way ko para nag-entry kay GBP/USD. So next, tignan po natin sa H4. Ayan, kung makita po natin no, may divergence. So, kung paano po mag-trade ng divergence. Ayan no. Ayan, kung makita po natin dito sa indicator ko po, is gumagawa po siya dyan ng higher high. Tapos, dito naman po is gumagawa siya ng lower high. Ayan. Ano po, no? Ito, gumagawa po siya ng lower high dito sa chart, main, dito sa main chart natin. Then dito sa indicator po natin is gumagawa po siya ng higher high. Ayan. So, divergence po yan. So yan din yung isang naging way ko para makapag-entry kay GBP/USD. So tara sa H1. Kung makita rin nyo rin po sa H1, nag-create siya ng head and shoulder pattern. Ito po, head and shoulder pattern. Yan po. Yan, kung makita po ninyo pa, nag-create siya ng ano, maliit na head and shoulder. Yan po. So yan no. So kung makita po nyo, ito yung left shoulder. Then ito yung head. Ito yung head. Then ito yung right shoulder. Then hinintay po natin nagkaroon ng breakout. Tapos close siya dito. Yan.
Then, nag-retest siya. Doon sa retest, doon tayo nag-entry. Ayan. Dito tayo nag-entry sa retest na yan. Tapos, tuloy-tuloy na siya sa pagbagsak ni GBPUSD. So, kung titignan po natin na kaya ilang pips tayo ngayong araw nito. So, yun. 60 pips. Dito tayo nag-close kanina dito sa area na ito. 60 pips. Kasi dito sa yellow line natin na yan, yun yung expected ko po na buying area ko. Kasi itong yellow na to, itong yellow line na to, itong box na ito, ito yung buying area ko para sa bounce. Pero hindi ko na siya trinig. Kasi satisfied na po ako sa kinita ko ngayong araw na ito. So hindi ko na yan trinig ngayon. Pero kung nag-trade sana tayo dito for bounce, nasakyan sana ulit natin yan dito sa box na ito. So sayang din, no? Siya rin niya ang ilang pips din sa akin. O, 20 pips. Naka 23 pips. So sayang, no? Naka 23 pips sana ulit tayo kung sinakyan ko yung bounce niya. Pero hindi ko na siya sinakyan kasi satisfied na tayo sa kinitin natin. So ayan, yung naging sell setup ko kay GBPUSD. So makita rin natin dito sa H1, divergence din po, ano po. Ayan, divergence. Ayan, kung makita po nito, divergence yan. Tapos ito, gumagawa siya ng lower highs dito, tapos higher high dito sa real chart natin. So yan po yung naging sell setup ko kay GBPUSD. So sana po may natutunan po kayo sa ating tutorial ngayong araw na ito. Please subscribe my channel, Jonen TV. Salamat po.